Hi, it's me, Jeff, and welcome to our channel. So for this video, ngayon pala yung aming araw ng uwi ng Pilipinas. Aming annual vacation, aming family, 2024. Actually, ito rin yung huling araw ni Louie here in Kuwait kasi siya yung aming iuwi na sa Pilipinas para kanyang pagpatuloy yung kanyang senior high pag-aaral sa FEU. So ngayon, yung aming mga gamit, here na sila. Yung aming mga latch, mga luggage na sa lahat. Tapos, we'll be boarding sa Emirates Airways mamaya. So, 35 kilos per passenger yung allotted slot kada isang pasahero, 35 kg. And then, ito na, all pack na siya. Parang kulang pa nga eh. Kasi, ano pa kami, negative 10 kilos pa kami. Kaya lang, wala lang kami yung bagahe. wala lang space. Wala lang available space. Pero sana, makapagdala ko sana ng additional gamit. Pero anyway, ang mahalaga ito, all intact na siya, nakalock na rin, para secure yung aming mga bagahe sa aming pagbabiyahe mula here sa Middle East, pauwi ng Pilipinas. So, sama kayo, at ating baybayin yung pauwi from here, para sa, mula here, pauwi sa aming bayang sinilangan. Let's go! Sa mga gamit namin ay hindi pa siya na-unbox kasi nasa na kami ngayon, nasa Fintas. So, meron ilang bagahe naka-garbage bag pa siya. Ito yung mga gamit namin sa kabilang bahay. Ayan, so, hindi pa siya naayos. Pagbalik na lang siguro ng Kuwait. Ito, meron pa rin itong mga gamit pa ito. Medyo makalap pa siya. So, for fixing lang naman ito, ang mahalaga naman ay nakalipat na kami sa Fintas. Kasi kahapon lang namin natapos na mag-ilipat. Imagine, kahapon natapos na mag-ilipat. Tapos yung araw to flight namin. So, tayong gawin sa oras. So, ito yung hallway. So, ito yung mga pambaking goods jacky. Mga gamit-gamit niya. Isip pa to. Magbalik lang siguro. Ayan. So, hindi kitchen. Yung mga pambaking pa na dyan, jacky. Anyway, nakasalansa naman na yun dyan. Siguro konting ayos na lang yung pagbalik na lang siguro ng Kuwait. So, taxi tayo. Ayan o. 4:25 ng umaga. Yung aming sundo, darating siya ng alas 5, will be pick up here ng yung aming dalawang taxi friend para daling kami sa airport. So yung bakasyon pala namin ngayon, will be staying sa Pilipinas for 1 month lang. Sina Jackie and Dustin, siguro more than 1 month pa sila doon kasi they want to spend more time sa family, sa mga friends. And si Ate Louie naman, hindi na siya sasama pagbalik ng Kuwait kasi kailangan niya na ituloy yung kanyang pag-aaral. Senior high, hanggang sa mag-college siya sa Pilipinas. So, i-guide din namin siya para pagsakay-sakay punta ng Manila kasi ito yung first time na siya ay mag-aaral uli. Ito na lang uli yung time na mag-aaral sa Pilipinas. Wala nung siya ay nagpunta ng Kuwait kasama si Jackie noong 2019. So, medyo adjustment. Kasi mga pagsakay-sakay. Kasi before, yung kanyang travel ay within RB reach lang naman. Ngayon ay kailangan niya magpunta ng Manila araw-araw. So kailangan niya mga mas masanay kung paano yung pagsakay, pag-commute. Kasi syempre, grown up si Louie. So kailangan siya i-guide ng kanyang mga magulang paano yung pagsakay-sakay. So kami ngayon, ano pa kami? All set na kami. Si Dustin ay gigisingin na lang siya shortly para mag-please na rin siya. Ako naman i-read na rin ito. 30 minutes kami i-alis na rin dito. Ating ipagputuloy yung vlog paano yung pagbiyahe hanggang sa time upang check-in kasi makapag-boarding. So we're going down na ngayon kasi aming service ay nasa baba na kanya-kanya tulak ng mga bagahe. We have lots of luggage. Kaya pa dalang gitara si ate. So hindi ka kasi dyan, Jack. Si Dusty, pwede yung bagahe, oh. Sure. So, ito na kami. We're down na. At, Dustin, push mo ito, oh. Oh, push one. Push. Okay, the other bag. Oh, go to Anil.
So, dalawang taxi kami. Let's go, Dustin! Dalawang taxi kami para sa pagpunta ng airport. So, kami sunduan. Narito na sila. Kami. So, there are two taxis ngayon. Inaaris niya ang mga gamit. Loading ng mga bagahe. Napakadaming bagahe dito. Kenil kay Anil. Yeah. Ito. Itong first. Silang tatlo magkakasama kay Anil, ako kay Vinu. Ito sa pangalawang taxi. Convoy. Para sa aming mahaba-habang... mahaba. May silang palang biyahe namin. Siguro mga ano to, mga 30 minutes to airport. Yes? So, biyahe na kami ngayon magpunta ng airport. Kami ng apat. So, it's good weather today. Maliwanag. It's 5:28 ng morning. So, ang liwanag na. Tapos na ng araw, kahit na alas 5 pa ng morning. So, siguro in 15 minutes, we arrive here sa airport. So, Terminal 1 ng Kuwait International Airport. Ayan siya, so... Ayan. Wala traffic. Dito siya ating biyahe. Para sa ating journey. Uwi ng Pilipinas today. So, ito na kami. Kami ay paparating na sa Terminal 1. Sa ating pagsakay sa aeroplano. So, ngayon na lang kami pupunta rito. Sila ay kami Kuwait Airways eh. So, ngayon na lang uli, after ilang years, ay mag-T1. So, ito kami, mahaba. Ito kasi, ano to eh, itong T1, dito sama-sama ibang airline. Pati Oman, Bahrain. So, ito eh, rock and roll dito. At tayo. So, ito kami, going down na. So ngayon, na kami. Airport na kami ngayon. Loading ng mga bagahe. Oops, Dustin. Ayan. So we have total of, ilan tong luggage si Jackie? 6? Ito? Ipato mo na lang yung isa pa. So pala dito, no? So, ganyan lang siya. Okay tayo dito. So, kailangan ating ensure na kumpleto ating mga bagahe. So we gonna travel kaming apat. Tayo. Let's go. Exit yan eh. So kami ngayon, we're going inside na sa check-in zone. Ito yung mga airline. Ayan siya. May Etihad, may Oman Air, Egypt Air, Emirates, Lufthansa. So we're gonna go inside. Tara. Inside sa ating travel. So we're inside na ngayon sa Kuwait International Airport Terminal 1. Wala pang tao. Ayan. Una kami. Actually, ang aming flight ay 9:55 pa naman. Pero siguro, 1 hour pa bago mag-open to, maiging nauna kami. Ayan. Una sa pila. Kasi naghahabol sa oras. So, si Dustin, si Jackie, si Ate Louie. So, ang mga luggage to, ito sila. For, check it shortly. So, kami ay waiting time dito. Si Jackie daw ay gutom na. So, we gonna eat siguro shortly. After ma-check yung mga bagahe, we'll have our breakfast inside. So marami na doon coffee shops para mag-ano muna kami, refreshment, pati relax, and gala-gala sa loob ng airport. Walang traffic. Binyayan namin kanina from Fintas to airport, siguro mga around 20 minutes lang or less. Mabilis lang ang aming biyahe. So tinulungan kami ng aming dalawang friend na taxi driver. Sila yung escort sa amin para pag-load hanggang sa makapasok sa loob ng, hanggang sa makaalis sila, sila yung guide sa amin dito. So, pinapila na kami ngayon sa check-in counter. Actually, wala pa naman. Wala, sabi open na raw, pero wala pa naman. Pero sis, pinago na kami. Dos, ito, nago na kami. O, una-una sa lista. Una-una dito mga to. O, diba? So, actually, pangalawa kami sa nakapila. Pangatlo actually. Pero okay na rin kasi mahaba ang pilahan ngayon. Marami rin pauwi ng Pilipinas. Mga kapwa ko FW and ibang lahi din, mga connecting. Kasi aming flight ngayon, connecting kami from here, Kuwait, going Dubai. Then Dubai, going Kuwait. Ito na, kailangan ihanda ni Jackie yung passport and ticket para sa aming check-in. Hopefully maging okay naman lahat. Kasi ang dami ng bit-bit, meron pang gitara si Louie, may ng speaker, amplifier niya. Ay si Justin, gusto nang sakay na to eh. Gusto na sumakay sa airplane kanina pa to eh, di ba? Hello! 2,000 years later. Anyway, so ngayon, nag-grab ako ngayon.
Grabe ko ngayon gamit si ano, si aking app. Mr. Ralph, tama ko 'yan, no? Yes, sir. Square Ralph eh tayo. So nag-grab tayo ngayon. We're here ngayon sa nag-grab ako from Casimiro going na IA Terminal 1. So sina Jackie based sa Flight Radar kasi gumagamit ako ng app ng Flight Radar. So naka-monitor ako sa biyahe nila from Kuwait going Doha, then Doha going Manila. Based dito sa flight na hindi pa sila lumalanding eh. Oh. Ah, palanding pa lang sila. Ayun sila. So they are about to land na rin. Ayan o. Oh. Ito ba natin dito? Siguro they'll be landing in 3 minutes sa Naiya. Nadalayan ka na lang flight ng half an hour. So may planning sila ngayon. So okay lang din kasi even if mag-land sila, meron pa namang 1 hour yan para sila mag-disembark sa immigration. Tapos kunin pa yung mga luggage. So plus 1 hour pa yun. So meron ako isang oras para mag... meron pa akong isang oras para dumating sa Naiya. Traffic ngayon, as always, yun Las Piñas. Wala kayo sa Las Piñas pag walang traffic. Yan talaga ang trademark ng Las Piñas. Sobra talagang bumper to bumper dito ang masakyan. So yun, next ating update, doon tayo sa Naiya para sa mundo, kina Jackie at kay Dustin. So here na kami ngayon sa Naiya, sa arrivals area. So dito ko bababa ng Grab taxi from here. Baba na lang ko para sa... Ah, ito pala yung departure. Ito pala yung departure area. Ito ko bababa ni Kuya Ralph. Then from here, bababa na lang ako sa arrivals. Para antayin sila Jackie. Ito yung daan. Pagpapalas na ako ng ano eh. Ang Pinas. Itong dinadaan na natin eh. Ayan. So ito ko bababa. Kasi bawal kuya, no? Bawal sa baba, no? Bawal ang taxi. Bawal ang taxi sa arrivals. So ang aming babas taas para safe. So here ako, hindi para umalis ng Pilipinas, hindi para magsundo. Ayan, so sina Jackie ay andito na sila. Siguro mga 40 minutes from now, lalabas na rin sila para ako ay salubungin. So ito ang mga tagpusan na iya pag makaalis na ng mga OFW. Nakakalungkot. A few moments later. And so they're here na ngayon. Si Dustin and Jackie, ayan sila, ayan. Hi! Wow! Justine! Dali ka rin! Yeah! Wow! Pagod-pagod ah! One eternity later. So, ito tayo, ating tuloy yung vlog. Ano nga ba talaga nangyari nung July 2 flight at July 7 flight na aming family? Okay, so, ano nangyari kasi dyan? Ito yung buong paliwanag. July 2, supposedly, yun yung flight namin buong family kakasama. Ako, si Jackie, si Louie and Dustin. So, we are booked under Emirates. Sa araw na yun, everything is ready na. Passport, ticket, e-travel, pati mga supporting dogs ng mga bata. Lahat. Civil ID. Yan, ready siya. Ang nangyari is, nung araw ng flight namin, is hinold si Dustin kasi yung kanyang civil ID ay hindi naka-reflect yung kanyang bagong passport. So ating ipakita ngayon, ito yung civil ID niya, kita natin, di ba? Tapos ito yung kanyang passport. So hindi naka-reflect yung kanyang bagong passport number, civil ID. So at first, pinag-usapan namin yung staff ng Emirates. Pwede namang makonsider kasi bata naman siya. Ito si Dustin, example siya ngayon. At ano, sa umpisa pinayagan, okay na siya. Pero later on is hindi na kumayag, hindi pa rin kumapayag yung pinaka sa loob ng management. So ang ginawa namin nila Jackie is we did online renewal. Sa araw din yun, yung oras din na yun. Siguro, kasi ano kami, we arrive 6 a.m. sa airport. So 6:30 na hinold kami. So in-update namin online yung kanyang civil ID. Kaya lang is hindi nagre-reflect yung kanyang bagong passport. Ang sabi to is sabi sa MOI websites, still up for approval. So yung flight ng check-in mag-close ng 8:55, hindi pa rin na-update. So we need to make a decision. Sinong may iwan? Sinong aabante pa Pilipinas? Kasi talaga ayaw nang ipa-forward, ipasakay si Dustin sa aeroplano. So, ang unang pasya namin, si Jackie yung uwi ng Pilipinas, ako na lang may iwan sa bata.
ako mag-update ng kanyang papers. Pero ang nangyari is sabi ni Jackie, siya lang daw sa bata. Since yung vacation ko sa Pilipinas ay mas maiksi lang naman kumpara sa kanila na sila dalawang buwan. So yun ang nangyari. July 2, kami ni Louie nag-fly, kami dalawa. Then silang mag-ina, naiwan sa Kuwait para ayusin yung mga papers ng bata. Yun nga, ay medyo tragic kasi kumbaga hindi namin, hindi na talaga sa pakiusapan yung management. Siguro yun talaga yung kanilang protocol, kailangan naman kikpet. So, pag uwi na Jackie sa bahay, agad-agad na in-update yung civil ID ni Dustin. So, na-update naman siya after 24 hours. So, ito na siya. Nabago na yung kanyang civil ID showing yung new passport. Kaya lang, we need to revoke yung flight. So, naghanap na ng ibang flight sila. Buti nakahanap naman. Pero yung nga lang, the cheapest possible flight na pwede na makuha is after 5 days na. So, from July 2, July 7 ay nakuha na ng pinakamaagang flight. Kasi yung mga earlier flight is puro na siya business class. So, masyado na siyang mahal. So, yun. 5 days ang binila bago sila nakawin ng Pilipinas. So, kahapon, ayan sila. Sundo ko sila sa airport. Kasama na kami ngayon. So, yun ang buong kwento niya. So, FYI lang to sa mga uwi din ng Pilipinas. Dapat talaga ensure nyo na yung civil ID, di naman, mababata man siya or adult, dapat updated yung inyong passport. Kasi nga, talagang maigpet yung palabas ng Kuwait. Pag talagang hindi natatali yung documents, talagang hindi kayo makalabas. So, charge 6 pira sa amin yan. Actually, first time ito nangyari sa amin na kami ay na-offload. Iba yung feeling, guys, kasi imagine yung apat kami in a family, pero kailangan namin kailangan mag-sacrifice ng isa, hindi makasama, para makasikaso ng papers. So si Jackie nag-sacrifice. Kasama ko siya, si Jackie to, ayan. Kasama ko siya dito. So siya yung nag-sacrifice na para makasikaso ng papers ng bata. So ngayon, ano pa kami? Okay na. So pa sa medyo mahirap kasi imagine nagbiyahe kami ni Louie. Ano, iba yung feeling eh. Masaya, nagbiyahe pa uwi, pero malungkot kasi pinaiwan. And si Dustin naman, ganun din. Pag uwi ng Kuwait noong July 2, sabi lang niya, why it took so long? Kasi uwi na siya ng Pilipinas noong araw na yon. Nagbilang pa ng 5 days. Ako siya nakuwi. So yun, actually nakapag-rebook na Jackie by ibang airline na sila. Nag-Kuwait Airways sila from Kuwait going Qatar with Airways. Tapos connecting siya, Qatar to Manila by Philippine Airlines siya. So yun lang naging flight nila. Pagbalik ng Kuwait, iba naman ata sila. Saan ka na? Dubai kayo? Dubai. So, pagbalik naman ng Pilipinas, iba na yung Philippine Airlines pa rin sila, pero iba na yung ano, anyway, next 2 months pa naman yun. So yun ang buong kwento niya, bakit na off-road. Iba yung experience. Hindi lang siya basta psychological, masyadong costly. Kasi yung rebooking ng flight, hindi naman siya libre. So meron siyang kukulang amount, kailangan bayaran din. So yun ang talagang kailangan paghandaan. Kasi kapag talagang wala kang pang rebook talaga, dalawa sila kailangan i-rebook. So masyado rin mahal. Sa parang ngayon, pag nag-rebook ka ng flight na 5 araw ang difference, 4 to 5 days, masyadong close na siya, masyadong mataas yung price niya. So anyway, ang malaga, happy na sila ngayon, magkakasama na kaming family. So yun ang naging buong kwento ng ating offload serie. First time lang namin nangyari to in the last 30 years na aming travel balik-balik Kuwait, Manila, Manila, Kuwait, the first time. So alam na namin, pag naulit to, hindi na maulit to, for sure. So today pala, ang biyahe namin ay going kami ng Pasig para visitahin si ate. Kasi si ate, nandun siya ngayon eh, for the last 5 days, dun po siya nag-stay sa Pasig. And kami naman, later on, ito kami naman dalbat, para nakikapit ko mga activities para sa nakalapit na graduation ni ate na meron tayong separate vlog para doon guys, para at i-cover yung condition natin para sa pinapag na kanyang closure na kanyang junior high grade siya. So atin ay kukover yan by next week. At kung nagustuhan nyo ang video nito, don't forget to click like, share, subscribe to our channel, and pa-ipinap na rin yung notification bell para always get updated sa video. Salamat! Bye!